guys! Kamusta kayo lahat yan? Welcome to my video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga bagong video. So guys, today i-share ko sa inyo ang aking naging journey through sa YouTube. Paano ako na-monetize ni Lolo YouTube? So ano pang inaantay natin guys? Let's start! So guys, yun na nga. Alam niyo ba dati, nanonood lang talaga ako ng mga sa YouTube, nanonood lang ako ng mga vlog, nanonood lang ako ng kung sino-sino dyan, kung ano-anong mga ano dyan sa YouTube. So, nung nag-pandemic guys, nawalan kami ng trabaho, so nag-close ang aming company. So, wala akong magawa maghapon. So, ang ginagawa lang natin maghapon, matulog, kumain, mahika. After doing our household chores, like maghugas, maglaba, wala na tayong gagawin, nakahiga na. So, naisipan ko, bakit kaya itry ko kayang mag-vlog? So, yun na nga guys. Nag-first video ko, nag-try lang kami nung kasama ko dito sa bahay ng pinaka-maiksing video last June. Pero wala pa akong YouTube account nun. So, paano ba tayo mag-start mag-vlog? So, in the first place guys, kailangan natin ang na meron tayong YouTube account. So, unang-una, kailangan muna nating mag-sign sa Google. Gagawa tayo ng email address natin sa Google. Then, i-connect natin yun sa YouTube para magkaroon tayo ng YouTube account. So, yun na nga guys. So, ginawa ko yun. Nagkaroon ako ng YouTube account. After nun, nakala ko, mag-upload lang ako ng mga video, ganon. Tapos, okay na. Yun lang kasi talaga ang alam ko mag-vlog, mag-upload lang ng mga video. So, ginawa ko, lumalabas ako, nag-upload ako ng video para may maipost ako sa aking YouTube channel. So, hindi ko, doon ka nalaman o doon ko natutunan na mayroon palang requirements si YouTube sa kanyang para makapasok tayo sa kanyang channel. Na mayroon palang requirements si YouTube para maging officially tayo as a YouTuber. So, ano ba tong requirements na to? First, guys, yung 1,000 subscribers, and the second is the 4,000 watch hour. So, yun na nga. So, nag-start ako sa aking 1,000 subscriber. Nag-start ako, guys, ang ginawa ko sa subscriber ko. Sub to sub sa Facebook, nag-post ako ng mga link ko ng mga YouTube channel ko, ng mga videos ko sa Facebook din. Lagi ko sinasabi doon na, please like, share, comment, subscribe to my YouTube channel. Yun lang guys, ang unang-unang ginawa ko. Or pag may mga namimit ako, mga friends, kinukuha ko yung cellphone nila, sinusubscribe ko talaga yung sarili ko sa kanilang YouTube channel. So, ganun guys, lahat ng dito sa bahay, ganun ang ginawa. Subscribe mo ko, pagka hindi nila alam kung paano kukunin ko yung cellphone nila. Tapos, isusubscribe ko yung sarili ko sa kanilang YouTube channel. Ganun, guys. So, hanggang sa one time, na-receive ko na ang email ni YouTube na na-reach ko ang 100 subscriber. Yay! Saka 100 na ako, guys. So, sabi ko, 100. So, long road pa. So, kailangan ko pa ng 900. Diba? So, paano ko makukuha itong 900? Parang napakatagal pa. Eh, mayroon lang requirements si YouTube ng 12 months. So, paano ko makukuha ito? Kung hindi naman pwedeng araw-araw, lahat ng mamit ko sa labas is papasubscribe ko yung channel ko, diba? So, guys, dito ko na, sa pagre-research ko, dito ko natutunan yung live stream. Sa live stream na to pala, guys, pwede tayong mag-isdaan, lapagan, paangat program, yung flex nila yung bahay mo dun, guys. So dun ko siya natutunan. So, araw-araw, paggising ko pa lang, naghahanap na ako ng mga naka-live dyan, tapos magbababa na ako ng bahay ko, then magsasubscribe, magbabasa ako ng mga video, ganun din, ibabalik kasi nila sa'yo yun. So, ganun guys ang nangyari. Araw-araw, minsan ngayon hindi na ako nakakakain, or one time hindi ko na naman malayan, o hapon na pala, naging busy ako sa kaka-live, gano'n, kaka-isdaan ang tawag doon, isdaan, lapagan, paangat. Pero guys, ang pinakamagaling na talagang pinakamabilis yung paangat.
So, kaso nga lang sa paangat, kailangan mong magtiis, magtsatsaga, kung mag-aantay ka talaga na dumating yung turn mo para i-subscribe ka nila. So, yun guys, tip number one, pasok lang tayo sa mga live stream and then maging friendly lang tayo. So, kung magiging friendly tayo, if friend back nila tayo, subscribe nila tayo. Yun na nga, guys. One day, na-reach ko na ang 1,000 subscribers na requirement ni YouTube. Yehey, ulay! So, naka-reach na tayo ng 1,000. So, pasok na ba ako? So, hindi pa, guys. Meron pa tayong isang requirements na kailangan ang 4,000 watch hour. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamahirap. Alam nyo ba, guys? Kasi kailangan nating magtsaga dito sa 4,000 watch hour, ha? Hindi minutes, kundi hours. So, nag-start ako, guys. 51 pa lang ang aking watch hour. So, inisip ko kung paano... Nag-research na naman ako kung paano ko mapapataas ang watch hour ko. So, sabi nga ng mga iba is upload ng mga video. So, labas ako, upload ako. Kung ano, nandito lang ako sa bahay, cooking, singing, i-upload ko yun. Para lang meron ako ma-upload. Para lang meron tayong watch hour. So, dito guys, papasok na naman ang isang natutunan ko is yung live stream. So, sa live stream, pwede tayong kasi guys, pag wala ka pang 100 subscribers, hindi ka pa makakadirect kay YouTube. Then, ang gagawin, natutunan ko dito yung mga StreamYard, yung mga Prism. Yan guys, yung mga live stream na pwede natin gamitin habang wala pa tayong 1,000 subscribers. So, yun na nga guys. So, go naman tayo. Pasok, live stream, silent. Hanggang sa inaabot tayo ng... Una-una, 1 hour, 2 hours, 3 hours, hanggang sa pag na kasanayan mo na, aabot ka na ng 5 hours, or more than 5 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours, 11 hours, yun guys. So, malaki din ang bigayan ng watch hour ng mga live stream. So, kaya wag tayong mahihiyang mag-live, wag tayong mahihiya na i-promote ang ating channel sa iba. Yun ang pagkakaintindi ko sa live stream. So, yun na nga guys. Nag-live. Pero guys, hindi pa natin ma-release yun sa kaka-live lang. Alam nyo ba guys, kailangan tutulungan natin ang ating sarili. So paanong paraan? Kailangan natin, so kung, syempre, hindi naman natin mapipilit yung iba na i-play tayo, diba? So, at saka sasabihin ng iba, na-play kita pero hindi pala. So, kailangan guys, sarili natin, tulungan natin. So, anong paraan guys? Unang-una, kailangan meron tayong laptop. Or kung wala man tayong laptop, cellphone. Ako kasi guys, talagang humiram. Wala akong laptop, pero humiram talaga ako. Wala akong pambili ng laptop. So, ginawa ko, humiram lang ako ng laptop sa kapatid ko. Since hindi niya naman ginagamit yung laptop niya, pinahiram niya sa akin. So, Sissy Rizalen, Moon, thank you sa pagpapahiram mo ng laptop. So, yun na nga guys. Nahiram ko yung laptop niya. Ginawa ko, nag-open ako ng 3 browser sa laptop ko. Pineplay ko yung sarili kong video. So, pero hindi sa sarili, huwag mo gamitin yung sarili mong channel. Either na huwag ka na mag-sign in, gamit ka lang ng YouTube, or mag-private ka, private window, or yung incognito na tinatawag nila. Yun guys. So, play natin yung sarili natin. Hayaan lang natin na mag-play. I-loop nyo guys, tapos i-times 2 nyo. Yun. Then, after nun guys, alam nyo, papakapalan lang talaga ng mukha nang hiram ako ng mga cellphone sa aking mga kasama dito sa bahay. So, paggabi guys, hinihiram ko yung cellphone nila kasi hindi naman nila ginagamit eh. Nakatenga lang. So, sabi ko, pahiram nyo muna sa akin yung cellphone nyo para magamit ko, mag-play ako ng videos ko. So, mababait naman sila. Pinapahiram naman nila. Yun na nga guys. Nakahilahera sa dyan sa harap ko yung mga cellphone nila. Piniplay ko kahit mga 5 hours. Oh. Tapos, magigising na sila, kukunin na nila. And the whole day, gagamitin nila yung cellphone nila. At the gabi, ipapahiram na naman nila. Hanggang sa nakasanayan na nilang gawin sa akin yun. Yun na nga ang nangyari. So, na-reach ko ang 4,000 watch hour na requirement ni YouTube. Yehey! So, meron na akong 1,000 subscribers. Meron na rin akong 4,000 watch hour. So, pwede na. Pasok na tayo sa requirements ni YouTube. So, ang gagawin natin guys is mag-a-apply tayo next ng monetization. Dito ga.
dito guys, mayroon tayong makikita dyan na apply, i-apply lang natin yun. So, may three steps yun kung paano tayo mag-apply ng monetization. Ang pinaka step 1, napakadali lang guys. Yung step 2 guys, yung AdSense, Google AdSense. So, sa ibang video ko na lang siya ituturo sa inyo. And then, step 3 guys, yun na yung reviewing. So, akala ko dati, live lang tayo ng live. Pwede na. Yung pala guys, nire-review yan ni YouTube ang ating mga ginagawa. So, ang mga, may mga reuse content, yung mga ganun, mga TikTok, yung mga copyright claim. Ayan guys, so mag-iingat tayo talaga dyan sa mga ganyan guys ha. Kaya advice ko lang sa inyo, bago nyo gawin ang video nyo, ipag-aralan nyo munang mabuti. So, mas maganda original content talaga. Okay guys, so yun na nga, nag-apply na ako ng monetization. So, nakita ko step 1 done, step 2 in process. Then, automatically yun guys, papasok yun sa step 3 reviewing. So, nag-apply ako guys ng 11 a.m. Then, it takes only 24 hours. Then, na-receive ko ng message ni YouTube na monetize na ang aking channel. So guys, maraming salamat sa inyo, sa lahat-lahat ng mga sumuporta sa akin, of course, sa family, sa mga friends, sa Team Galaw na ka-GC ko, sila Kapatid Makoy, Rachel Ann, si Rose Tantoy, si Jeron Nepomuceno, si Boss Gigs TV, sa lahat-lahat ng mga naandyan na sumuporta at hindi nagsawa sa lahat ng mga katanungan ko. Maraming salamat po sa inyo and hope na this will be the start of our new journey. So, hindi pa dito nagtatapos guys, ang lahat. So, this will be the start. This will be the beginning. So, maraming salamat sa inyo guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Sana gawin nyo din yung ginawa ko para ma-monetize, para ma-reach. Sa mga susunod na video ko guys, i-ano ko sa inyo kung paano ko na-reach ang 4,000 watch hours. Okay, so maraming salamat muli sa mga hindi pa nakasubscribe. Please, like, share, comment, subscribe, and click na the notification bell para sa aking next video. Thank you guys! Thanks God! Thank you.